Surviving 133 Days at Sea, The Remarkable Life of Poon Lim. Iyan ang ating aalamin. Ang maagang buhay ni Poon Lim. Si Poon Lim ay ipinanganak sa China noong 1918. Lumaki siya sa isang fishing village at natutong lumangoy sa murang edad. Noong siya ay 10 taong gulang pa lamang, lumipat ang kanyang pamilya sa Malaysia, kung saan siya ay nagpatuloy sa trabaho sa industriya ng pangingisda. Noong 1942, sa edad na 30, si Poon Lim ay na-draft sa Chinese Merchant Marine upang magtrabaho bilang katiwala sa SS Ben Lomond, isang barkong British na nagdadala ng mga supply mula sa Timog Silangang Asya patungo sa Australia. Ang paglubog ng Ben Lomond. Ang SS Ben Lomond ay karaniwang mabagal at matamlay, kakaunti ang mga sandata, at ngayon ay naglalayag mag-isa palayo sa anumang iba pang mapagkaibigang barko. Si Poon Lim ang tanging nakaligtas sa 55. Ang kapalaran at kapalaran ay may iba't ibang plano para sa kanya. Nakakuha ng life jacket si Poon Lim nang lumubog ang barko at sumisid sa tubig. Humigit kumulang 2 oras siyang lumangoy bago tumawid at sumakay sa 8x8 foot wooden raft. Sa huli, ito lang ang tanging swerte niya sa susunod na 133 araw sa dagat. Paano nakaligtas si Poon Lim? Kailangan munang suriin ni Poon Lim ang kanyang mga mapagkukunan at anumang bagay na magagamit niya pagkatapos niyang kumalma, huminga ng malalim, at mag-isip tungkol sa kanyang sitwasyon. Mga lata ng pinatuyong biskwit, 40 litro ng tubig, 1 bag ng mga sugar cube, tsokolate, 2 kaldero, 1 electric torch, at 1 flare ang bumubuo sa kaunting survival kit ng bolsa. Kasama ang salbabida na maaari niyang agawin bago tumalon sa lumulubog na barko. May damit din siya sa likod. Ngunit kahit anong pagkain ang ihandog ng bolsa, hindi niya kayang lakbayin ang buong distansya dala ang kanyang mga gamit. Nangangahulugan ito na kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang maging malikhain at makabago. Sinimulan niyang gamitin ang lahat ng mapagkukunan ng bolsa dahil napagtanto niyang hindi siya dapat umasa sa pagsajib at kailangan niyang maghanap ng pagkain at maiinom na tubig. Una, nakuha at itinuro ni Poon Lim ang tubig ulan gamit ang canvas sa kanyang life jacket. Pagkatapos, gamit ang alambre mula sa kanyang electric stove at mga pako na kinuha niya mula sa kahoy ng bolsa, gumawa siya ng maliliit na kawit ng isda at mas malalaking kawit ng isda. Ang daming setbacks sa dagat. Ang matapang na tao ay nakaligtas sa maraming isda na nahuli niya sa loob ng 4 buwang iyon. Nakapag-ipon pa siya ng ilan para sa mga susunod na araw. Gayunpaman, ang isa sa maraming mga pagkabigo na kanyang hinarap sa loob ng 133 araw na iyon sa dagat ay nang ang kanyang bolsa ay hinampas ng bagyo, na sinira ang kanyang stock ng isda at inuming tubig. Si Poon Lim ay nasa punto ng paghimatay, kaya sa isang desperadong pagtatangka, sinimulan niyang pangingisda ang mga ibon na regular na umiikot sa kanyang bangka at nagwiwisik sa tubig sa malapit. Mapalad siyang nakahuli ng isa at mabilis na ininom ang dugo nito para mawala ang kanyang pagnanasa. Nagpatuloy siya sa paghuli ng mga ibon dahil binigyan siya ng sapat na pagkain at tubig para tumagal. Gayunpaman, ang lahat ng dugo ay nagsimulang makaakit ng mga petang sa kanyang bolsa. Sa wakas ay nagpa siya si Poon Lim na gamitin ang laman ng ibon bilang pain para ipasok ang mas maliliit na peteng para mahuli niya ang mga ito matapos matuklasan na hindi siya pababayaan ng mga peteng na ito. Nang tuluyang makagat ng peteng ang pain, hinayla niya ang hayop sa bolsa. Pinalo ni Lim ang peteng hanggang sa mamatay gamit ang kalahating puno ng tubig na pitchel matapos takpan ang kanyang mga kamay sa canvas para sa proteksyon at pagkakahawak.
at nilabanan niya ang mga peytang at nasiyahan sa kanilang mga palikpik. Sa pagiligtas noong 1943, habang papalapit si Poon Lim sa lupain, sa kalaunan ay naligtas siya. Nauna niyang sinabi na alam niyang malapit ang lupain dahil ang kulay ng tubig ay nagbago ng gusto. Poon Lim matapos siyang iligtas na hanap ng tatlong mangingisda ang kanyang bolsa at nailigtas siya. Nabawasan siya ng halos 20 pounds sa panahon ng kanyang paghahanap. Gayunpaman, ang katotohanan na ang taong ito ay nakarating sa lupain at tumuntong sa Pampang ng mag-isa ay isang monumento sa kanyang lakas at katatagan. Pagkatapos ay ginugol niya ang sumunod na buwan sa isang ospital sa Brazil bago pinabalik sa Britain. Nang maglaon, dumating siya sa Estados Unidos, kung saan siya nanirahan sa Brooklyn hanggang sa pumanaw siya sa edad na 72. Iyan ang hindi kapani-paniwalang tunay na kwento ni Poon Lim. Siya ay isang tao sa mga tao at isang tunay na nakaligtas.